Alam nyo ba guys, na ang avocado pala ay gamot sa rayuma at sa kasukasuan. So ito po yung paraan paano natin gagawin. Magpulbos ng tuyong balat ng kahoy o tuyong buto. Ang isang kutsarang pinulbos ay haluan ng ilang patak ng langis upang makagawa ng malapot na pantapal sa parte ng katawan na kumikirot. Magtapal ng hinalong avocado at langis bago matulog sa gabi o kung sumusumpong ang sakit. Para huwag matanggal ang pantapal ay balutin ang parting tinapalan ng malaking panyo o damit at talian o plasteran. So yun po guys, sana po ay gawin nyo po yan. Ang susunod ko pong ituturo sa inyo ay ang alugbati naman. Ang alugbati ay gamot sa pamamaga ng pigsa at bakukang. Unang paraan sa pamamaga, dikdikin ang ugat at itapal sa parting namamaga. Pangalawa, sa pigsa at bakukang, dikdikin ang dahon at itapal sa apektadong parte ng pamamaga. So yan po guys, ang susunod naman ay balatong. Ang balatong ay antiseptiko o panghugas sa mababaw na hiwa. So ito po yung paraan. Pakuluan ang ugat ng balatong or soybean sa tubig, palamigin. Kapag maligamgam na ang tubig na pinagpakuluan ng ugat, gamitin ito sa panghugas ng mababaw na hiwa. So yun po. At ang susunod naman natin ngayon ay ang bawang. Ang bawang ay sakit sa rayuma, kasukasuan, sakit ng ulo, alta presyon at kagat na insekto. So it una po na paraan. Para sa rayuma at sakit sa kasukasuan, magdikdik ng dalawa ugit pang butel at imasahe sa apektadong parte ng katawan. Gawin ito bago matulog o kung sumusumpong ang sakit. So yun po. Pangalawa, sakit ng ulo. Magdikdik ng dalawang bawang at imasahe sa dalawang sentido, imasahe ng paikot. So yun po guys, yung pangalawa. At yung pangatlo po ay sa alta presyon naman, kumain ng 2 hanggang 4 na butel kasabay ng almusal, tanghalian at hapunan. Ang mga butel ay dapat iluto bago kainin. Habang may alta presyon, kumain ng bawang araw-araw. Maaring kainin ang sariwang dahon ng bawang na parang gulay. Kung may ulcer sa sikmura ay huwag kumain ng bawang. So yun po guys, ang gamot sa bawang. Ang susunod naman ay ang bayabas. Ang bayabas ay gamot sa mga sugat at para sa pagtatae. Unang paraan ay para sa pagtatae, magpakulo ng 3 o 4 na tuyong dahon, 5 o 6 kung sariwa, nakatamtaman ang laki at gulang sa isang basong tubig sa loob ng 15 minuto o hanggang kalahati na lamang ang dami ng tubig. Salain at palamigin. Ipainom ang kalahating baso na pinakulo ang tubig sa tasang bayabas sa pasyente at gawing itong tuwing 3 o 4 na oras hanggang sa umigi ang pagtatae. Pangalawa, para sa panghugas naman ng sugat. Magpakulo ng maraming dahon ng bayabas sa isang pitsel na tubig hanggang mga lahati ito. Palamigin. At kung maligamgam na ay gamitin ang pinakuluang tubig na panlinis o pambanli sa sugat. So yun po guys ang gagawin nyo. At ang pang-anim naman natin ay ang kamantigi. Ang kamantigi naman, ito ay ginagamit ng pangalis ng pasa na namamaga. So ito po yung paraan. Dikdikin ang sariwang halaman o bulaklak at itapal sa mga pasa sa katawan o mukha. Yun lang po yung gamit niya. Ang dalandan o kahil kung tawagin ay gamot para sa sakit ng tiyan dahil sa kabag at pagkahilo. Unang paraan ay para sa sakit ng tiyan dahil sa kabag, magpakulo ng 1/4 hanggang 1/2 balat ng bunga sa isang tasang tubig sa loob ng 15 minuto. Inumin ang pinaglagaan. Pangalawa, para sa pagkahilo naman, pigain ang sariwang balat ng bunga at ipalanghap sa pasyente na nahihilo. So yun lang po.
Ang Damong Maria naman ay para sa galis o bakukang, sakit ng tiyan, sakit ng ulo, at pangontra sa mga insekto. Unang paraan, number one, para sa galis o bakukang. Magbabad ng 10 hanggang 15 sariwang dahon sa isang basong bagong pinakulo ang tubig sa loob ng 30 minuto. Ipanglanggas ang binabarang tubig sa galis o bakukang minsan o dalawang ulit sa maghapon. Pangalawa, sakit ng tiyan. Kung para sa mga bata, magdikdik ng 5 hanggang 10 sariwang dahon. Dagdagan ng ilang patak ng langis na panluto o alkohol. Painitan ang bahagya sa isang kawali na isinalang sa apoy at itapal hanggang habang mainit-init sa tiyan ng bata. Huwag sobrahan ang pag-iinit dahil mababawasan ang bisa at maaring mapaso ang bata. Para sa matatanda, magpakulo ng 3 hanggang 5 sariwang dahon o higit pa sa isang basong tubig sa loob ng 15 minuto. Salain at palamigin kung maligamgam na ay ipainom sa pasyente. Pangalawa, para sa sakit ng ulo, magdikdik ng 3 hanggang 5 sariwang dahon, imasahin ng paikot bago matulog. Hayaang nakatapal sa noo at sentedo. So yun po guys. Tapos, yung pangatlo, bilang pangontra sa mga insekto, sunugin ang tuyong halaman at patayin ang apoy, hayaang umusok ng umusok. So yun po, sana ay makatulong po ito sa inyo. Pang-siyam ay ang eucalyptus. Ang eucalyptus naman para sa antiseptiko para sa ubo at hika at pampaalis ng mga insekto. Unang paraan para sa antiseptiko, dikdikin ang mga dahon at ipahid sa sugat. Pangalawa, para sa ubo at hika, pakuluan ang ilang dahon at inumin ang nagawang tsaa kung maligamgam na. Pangatlo, pampaalis ng insekto, sunugin at hayaang umuusok ang mga dahon. So yan lang po. Ang pang-10 naman natin ay ang gomamela. Ang gomamela ay gamot para sa pigsa, bukol na may nana at beke. At para sa bronchitis, sa pag-ubo at sa mga namumulang mga mata. So, ang unang paraan po, para sa mga pigsa, bukol at biki, dikdikin ang bulaklak hanggang 2 o 4 na sariwang bulaklak at itapal sa apektadong parte. Palitan araw-araw hanggang sa umigi ito. Pangalawa, para sa bronchitis naman, magbabad ng bulaklak sa mainit, yung pinakulong na tubig, salain at palamigin, ipainom ang tubig na pinagbabaran sa may sakit. Yung pangatlo, para sa ubo, ilagay ang bulaklak sa tubig at pakuluan sa loob ng 15 minuto. Salain at palamigin ito. Ipainom ang tsaa ng gumamila sa inuubo. So yun lang po guys. Sana po ay may natulong ako sa inyo at gawin din nyo ito sa bahay nyo. At bago ako magtapos, sana ay huwag nyong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang bells button para lagi kayong updated sa aking susunod na video. At marami pa kayong matututunan sa aking susunod na video tungkol sa lamang gamot at iba pa. So sana guys, nakatulong ako sa inyo. Bye! Don't forget to subscribe!